Magandang araw sa inyo mga kadiskarte, mga karakit, panibagong araw na naman, panibagong hamon, panibagong tips at idea ang i-share ko sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe ka na at halika na, maghanap buhay na tayo. Ayan, so mga kadiskarte ha, ang unang item na ibenta ko at pag-uusapan natin ngayon ay walang iba kundi brass items, antique brass items made of India. So ginagawa yung mga ganitong items sa India, pero marami nang gumagamit siya sa parte ng Middle East. Kung mapansin nyo mga brass item, mga karamihan sa mga gamit nila nung mga unang panahon pa. Okay, so mahilig ako sa brass items. Kasi marami na akong nabentang mga brass items. Meron, hindi ko na mabilang kung ilan at kung ano-anong klase. Pero ito yung tip, okay? Hindi lahat ng brass item ay madali nyong maibibenta. Dahil marami sa mga klase ng brass items ay hindi sellable talaga o natitinga. Ito yung mga brass base. Yan, masyadong ordinary, masyadong simple, kaya hindi siya masyadong sellable. Pero marami na ako nabenta before. Pero hindi lang ganun kataas ang price. Well, kung magbebenta ka ng brass items, kung meron kayo sakaling madaanan, kung nagpipicking kayo, mas maganda yung mga figure. Kunyari, elephant or tiger, o kaya horse, o kaya image ng tao. Yan yung mga sellable na brass items, unlike sa mga base. Ayan, so yan ang tip ko sa inyo ha. Kaya dapat maging marunong kayo sa pagpili ng brass items. Ayan, so nabenta ko siya ng okay naman sa price. Tingin ko fair price for the set. Okay na yon. At least may maganda na rin profit natin. So ayan, tandaan nyo lang, ang maganda sa brass items is yung mga figure unlike sa mga base. Yan ha. So isama nyo. Dahil ito, nagkalat naman to kahit sa marami kayong makikita. Kahit sa mga latagan o Japan surplus, marami kayong makikita ang mga brass items. Okay guys, abangan nyo yung mga susunod na items natin at pagkikwentuhan natin. Sold, Japanese altar. Ayan, no? Mapansin nyo. Tayo mga Pilipino, meron din tayo mga altar, pero hindi naman ganito kasosyal kagaya ng mga Japanese. No? Kung makikita nyo, napakaganda ng detalye. See? At yung loob niyan. So, siguro dito nila inilalagay yung mga santo-santo nila kung meron man, no? So, wala akong alam sa kultura ng mga Japanese, lalo na sa pagdating sa religion nila, no? So, itong item na to, napakahirap ibenta. So, hindi ko sinasuggest na kumuha kayo nito or magbenta kayo nito. Nakabenta ako nito before, isa, yung mas mababa. Dahil lang meron akong kaibigan na gumagamit ng ganito, kaya naman kumuha ko ng mas maliit. So nabenta ko agad siya. Nakuha ko siya ng magandang price, nabenta ko siya ng magandang price. And then yung mother ko, siya ang kumuha nito. Akala niya kasi siguro sellable siya. So natenga siya dito lang mga 5 months kasi hindi ko talaga siya alam kung kanino ko ibebenta, no? Hanggang sa kagabi, sinubukan ko siyang i-post at nakakulat kasi tatlong buyer ang nagka-interest dito. So yung isa nakapag-deposit agad kagabi, kaya siya ang nakakuha. So nabenta ko siya ng tamang price. So kumita naman, at least naka 200% profit tayo. Nakuha ko lang din siya ng mura, nakuha siya ng mother ko ng mura, kaya naman okay na kaysa matenga, di ba? Ibenta na namin ng magandang price para makuha agad. So mahirap, hindi ko sinasuggest na magbenta kayo lang ito, mag-buy and sell kayo ng ganito. Unless isa kayong Buddhist na may mga kaibigan na ganun din at madali nyong mabibenta. Pero kung wala, wag, okay? So, Japanese altar, paganda naman, pero okay na, kumita tayo. Last na to. Alright, abangan natin ang last items. Sold, vintage brass duck head shoehorn. Amen. So another brass item, ang tawag dito ay shoe horn. So ito yung ginagamit ng ibang especially yung mga matatanda na, yung mga mahirap na yumuko pag magsusulat sila, pag mag
susuot sila ng sapatos. Okay? So ito yung shoes, kung mapapansin nyo. Then inilalagay ito doon sa bandang sakong kung saan mo papasok yung paa mo. Okay? So ito, nakalagay siya dito para yung sakong mo mag-i-slide papasok. So hindi mo na kailangan gamitan pa ng kamay yung hinahawakan mo para lang maipasok mo yung sakong mo. So mag-i-slide siya dito. Yan, mag-i-slide yung sakong mo. So ginagamit siya tingin ko naman matatanda na nahihirapan lang yung muko. Okay? Saka mas madali siya kasi kung naka-medyas ka, mas madali mag-slide, mas madaling papasok yung kamay mo. So, nung na-search ko siya, ang tawag pala dito ay vintage brass duckhead shoehorn. So, ginawa siya nung 1960s. So, nakita ko yung mga pricing niya at 1,000 plus. Yung iba, sobrang taas na. Hindi ko alam kung totoo ba yon, pero binenta ko siya sa tingin kong fair price para naman na mapainabangan natin. Nabenta ko naman siya. At hindi matagal siyang matagal din siya na tenga. Hindi ko alam kung bakit pero ang ganda-ganda naman niya. So bibihirain ganito. Ano? Ang ganda, brass head. 'Di ba? Pero natenga siya. Then pinost ko ulit kahapon. One day lang nabenta na agad siya. So may time na ganoon na natetenga yung mga item mo. Then after a week o after a month, pag nirepost mo, boom, bigla-bigla naman may kukuha o may bibili. So ayan, vintage brass duck head shoehorn, 1960s. Ako nagagandahan ako rito, ewan ko bakit medyo natagalan siyang ibenta. Alright, so nabenta ko siya 1,000 plus. Okay na, not bad. So, yan guys, another brass item. Like I said, dapat... hindi ordinary yung mga brass item na ibebenta nyo. Okay? So, maganda rin pagkakitaan talaga ang mga brass, especially kung kakaiba yung mga design niya. Alright guys, thank you for watching at sana may natutunan kayo kung napansin nyo. I-discuss ko sa inyo yung mga item na mahirap din ibenta. Diba? So, yun ang nilalaman ng episode natin ngayon. So, yung mga items na natitenga, and then pag inirepost natin, bigla-bigla naman siyang mabibenta. Alright guys, thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Yan si Ian.